Magandang umaga, Assumption! Andito na naman kami para sa ating Lingguhang Simbahagi upang pagyamanin pa ang ating kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, ating pagtutuunan ng pansin ang mahalagang papel na ginagampanan ng ating bayan sa Simbahang Katoliko. Nitong nakaraang linggo, ating ipinagdiwang ang World Mission Sunday sa Simbahang Katoliko. Sa linggong iyon, marahil nakarinig ka ng pagbabahagi ng mga karanasan ng mga misyonero sa ibang dako ng mundo. Sa nagdaang 500 taon ng Kristiyanong pananampalataya sa Pilipinas, marami na rin tayong naipadalang mga misyonero sa iba't ibang lugar, lalo na sa Europa. Ang ating unang mga santo na si San Lorenzo at San Pedro ay mga misyonero sa bansang Hapon at Marianas. Kadalas ay daan-daang mga madre at mga relihiyosong kalalakihan ang ipinapadala nating mga misyonero. Katumbas naman ng mga ipinapadala nating mga kababayang misyonero, ang mga kaparian, seminarista at mga madreng mula sa ibang bansa na nagsasanay sa misyon dito sa ating bansa. Ang ilan nga sa kanila ay natuto ng mahalin ang ating bayan na parang bayan na rin nila. Ngunit lahat tayo ay tinatawag na makilahok sa mahalagang misyon na ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos saan man tayo naroon at kahit ano pa man ang ating gawain o katungkulan sa buhay. Minsan nang nasabi ni Papa Francesco na ang ating mga OFW o Overseas Filipino Workers ang ating mga misyonero sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagsisikap na magtrabaho ng marangal at pamumuhay ng ayon sa ating pananampalataya. Ang mga Filipino ang laman ng mga simbahan at pinupunan nila ito ng masayahing pag-awit ng papuri sa ating Diyos. Ang ating mga OFW ang sagot sa mga dalangin ng mga kura-paroko o parish priest na nauubusan ng mga batang parokyano dahil dala ng mga OFW ang kanilang pananampalataya kahit saan sila magpunta. Kung sila nasa gitna ng kanilang pagkakawalay sa pamilya, ay nagiging kasangkapan upang maipahayag ang pag-ibig ng Diyos, tayo pa kaya na siyang pinagpalang mamuhay ng kasama ang ating mga minamahal sa buhay? Magpasalamat tayo na di natin kailangan pang umalis sa ating bayan upang mamuhay ng marangal at makilahok tayo sa misyong paghariin ang kabutihan, katarungan at kapayapaan sa Pilipinas. Biniyayaan tayo ng 500 taong pagpapala upang sa pamamagitan natin pagpalain din ang buong mundo. Isang mapagpalang Miyerkules ang sumainyo, Assumption.